Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang payag ni Oscar De La Hoya tungkol kay Ryan Garcia versus Pacman. Sinabi ni Oscar De La Hoya kung pagbigyan ng pagkakataon, papayag na ilaban si Ryan Garcia kay Pacman ngayong taon. Napakagandang laban daw ito para sa karir ni Ryan Garcia tulad sa nangyari kay Mayweather at kay Pacman. Matapos manalo si Mayweather kay De La Hoya, tumaas ang pay-per-view sa bawat laban. Ganon din ang nangyari kay Pacman matapos manalo kay De La Hoya, lalong sumikat at nakilala. Sumikat naman si De La Hoya noon dahil tinalo niya si Julio Cesar Chavez Sr. Dito naman niya nakuha ang kasikatan. Kaya si Oscar De La Hoya ang sikat dati sa Las Vegas hanggang naipasa kay Mayweather at kay Pacman. Kakaiba daw ang pakiramdam kapag isang legend ang kalaban, manalo o matalo, malaking tulong pa rin sa kartada. Kung matalo daw ni Ryan Garcia si Pacman, siguradong lilipad ang kanyang karir, parang eroplano papuntang langit. Kaya interesado si Oscar De La Hoya na mangyari ang laban, pero alam niya na hindi na ito mangyayari. Kaya hanggang pangarap na lang itong si Ryan Garcia. Kung matatandaan mga tol, ganito din si Pacman kay Oscar De La Hoya dati. Sobrang idol niya si De La Hoya. Kaya tuwang-tuwa si Pacman noong malaman niya na mapalaban sa undercard. Pagkatapos ng ilang taon, natupad ang pangarap niya na mapalaban sa kanyang idolo. Kaya pagkatapos ng laban, ito ang kanyang sinabi. Sa kabilang banda naman, Bob Arum wala nang balak ilaban si Crawford sa mga PBC fighter. Nagmatigas si Bob Arum, hindi na daw siya magbabayad ng malaki para sa kalaban ni Terence Crawford. Tulad kay Sean Porter, hindi na daw tataas sa 1 million ang offer niya kay Porter. Nabalitaan ni Bob Arum na insulto daw si Porter sa 1 million na bayad, hindi nararapat sa kanyang abilidad. Sinabi naman ni Bob Arum mga tol, bakit daw na insulto sa 1 million na bayad, malaking pera na daw ito, mahirap na kitain. Kaya hanggang 1 million na lang daw ang kaya ni Bob Arum. Kung ayaw tanggapin ni Porter, wala siyang magagawa kundi isara ang negosasyon. Kung mapapansin mga tol, nawalan na ng interes si Bob Arum kay Crawford, hindi na niya ito bibigyan ng magandang laban. Kung walang tatanggap sa maliit na offer niya, siguradong walang mangyayaring laban. Malapit na rin matapos ang kontrata ni Crawford, imbes na kumita si Bob Arum, naging abonado pa. Ano ang masasabi niyo dito mga tol? Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po.